Sadyang kahit sa ang panig ng mundo ngayon, ang bawat bansa ay talagang may kanya-kanya ng pinoproblema at laban na pinagdadaanan. Pause muna tayo sa problema natin dito sa Pilipinas. At alamin natin ang isa sa pinoproblema ngayon na kinakaharap ng bansang maituturing natin na isa sa pinakamatalik na kaibigan ng Pilipinas, ang Israel. Sa pagbungad pa lang ng 2021 ay hindi pa rin talaga natatapos ang problema ng bansang ito sa mga bansa o grupo na nais magpabagsak sa kanila. At isa na nga dito ang mga terorista. Alam mo ba na opisyal na inilathala sa The Times of Israel na pinaulanan sila ng 36 na rockets sa kalagitnaan ng gabi? At natukoy ng mga terorista na nakabase sa Gaza Strip ang pinagmulan ng mga rocket na ito. Hindi natin may pagkakaila ng bansang ito ay hindi basta-basta na mapapabagsak. Sa kadahilan ng high-tech at advanced military assets ang hawak nila ngayon. Wala ring record na may namatay na Israeli sa pag-atake itong sa kanila. Dahil alam mo bang na-intercept lang naman ng kanilang Iron Dome missile defense system ang mga rockets? Ito na rin ang masasabi nilang pinaka-worst na pag-atake sa ilang buwan na nakalipas ayon sa IDF. Hindi rin kasi basta-basta ang Israel. Alam mo ba na matapos ang pag-strike sa kanila ay agad na rumisponde ang kanilang kampo at nag-launch din ng kanilang rockets patungo sa Gaza. Tunay ngang hindi sila pinababayaan sapagkat sa 36 na missiles na nilaunch sa kanila ay 6 sa mga ito ay na-intercept ng Iron Dome. At ang ilan naman ay nagland sa mga open areas at ilang bahagi ng kanilang komunidad. At gaya nga ng nabanggit ko ay walang napahamak sa kanila. Marahil ay naitanong mo din kung bakit 6 lang ang na-intercept ng Iron Dome out of 36. Alam mo ba ng Iron Dome kasi ay nakaprogram lang na hindi ma-intercept ang mga rockets na ma-project patungo sa mga non-populated area o mga lugar na walang tao o open space area. Kung kaya't hindi ito na-activate nung nag-deploy ang rockets sa mga border towns. At natukoy na din kung sino ang mga nasa likod ng pag-launch ng mga missiles. At ito nga ay ang Fatah al-Aqsa at Abu Ali Musta na kilala bilang mga terror groups sa Gaza. Ang isa pa sa nakakabahala dito ay ang binitawan nilang payag laban sa Israel na nagsasabing, "We will burn the occupation settlements for you, O Jerusalem, the greatest has yet to come." Sa kabila ng tagumpay ng Israel laban sa pandemya ay naging sunod-sunod naman ang kaguluhan na nagaganap ngayon sa Jerusalem. Kung kaya't matapos ang pagpapaulan sa kanila ng mga rockets ay agad na sinabihan ng kanilang mamamayan na manatili muna sa kanilang mga bahay dahil may posibilidad na masundan pa ito ng ilan pang mga strikes. At nitong mga nakarang araw lang din ay nagrally ang mga Palestinian sa Jerusalem. At nagdulot pa ito ng mga matitinding tensyon sa mga Israeli police. Halos naging sunod-sunod din ang pag-strike sa kanila ng mga rockets
gaya lamang noong nakarang araw na may isang rocket na na-intercept ang Iron Dome. Noong nakarang buwan na may nag-fire sa kanila ng rocket patungo sa Beersheba. At noong nakarang taong din ng Setyembre ay umabot ng 30 na rockets ang tumama sa kanila. Sa kadahilanang nag-sign ng Israel ng peace deal sa United Arab Emirates at sa Bahrain. At noong 2019 din ay pinaulanan din ng Israel ng mga rockets na aabot ng 100 sa ilang mga magkakasunod na araw. Sa kadahilanang pinatay raw ng Israel si Baha Abu al-Atta na isang senior commander ng Islamic Jihad Terror Group. At talagang matatapang ang mga Israeli sapagkat sa bawat rocket na bumabagsak sa kanila ay agad na rumirespak din sila sa mga ito. Kaya masasabi ko na kahit papaano ay maswerte pa din talaga ang Pilipinas dahil hindi pa natin nararanasan ang ganitong klase ng mga senaryo na papaulanan tayo ng mga rockets. At naway matuldukan na din ang problema na kinakaharap ng Israel. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pagpapaulan ng 36 na missiles sa Israel. Nice o ba mag-suggest ng topic para sa ating susunod na video? Kung o ang sagot mo, just drop a comment lang. At abangan kung ito na ang next sa mga feature sa ating susunod na Kaalaman Story.